Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gala at kung bago ka lang sa aking channel, sana'y po hihilingin kong pindutin mo ang subscribe button at bell button upang maging updated ka sa mga susunod pa nating mga reaction video. Ang topic po natin ngayon ay isang reaction video. Itong nakaraang mga araw ay naging viral nga po itong si Alex Gonzaga doon sa icing issue. Well mga kaibigan, ilang araw na po ito. Pero sa pagkakataong ito, gusto natin bigyan ng reaction video ang bagay nito upang sa ganun ang tutumbukin natin ano nga ba ang aral na mapupulot natin sa pangyayaring ito. Nag-ugat ang lahat ng isang birthday party na idinaos para kay Alex Gonzaga, kung saan ang isang waiter ay may ibinigay na cake. At pagkatapos doon, ay nagulat sila nang biglang ipahid yung icing ng cake sa ulo ng waiter. Una sa lahat mga kaibigan, itong eksklusibong party nito ay para lang kay Alex Gonzaga at ilang mga kaibigan niya. Sa pagkakataong ito, walang mga media na mga kasama roon. Subalit, bakit lumusot ang video? Nagkaroon ng pagkakataon, itong si Danny Barrieto na kung saan kumuha siya ng video at nai-upload niya. Sa laking pagsisisi niya sapagkat di umano hindi niya inaasahan ang magiging impact na ito. Well, nangyari na nga po ang lahat. At talaga namang pinutakti ng samot-saring pangbabas itong si Alex Gonzaga. Maraming mga nagsasabi na mga netizen na hindi tama ang kanyang ginawa. Para sa akin, opo, hindi nga po tama ang ginawa ni Alex Gonzaga. Isang pagpapakita lamang na tila hindi niya binibigyan ng respeto ang mga maliliit na mga trabahador sa ganitong senaryo. Pero ano nga ba ang talagang nangyari? Nagpahayag na si Mami Pente na itong si Alex Crisostomo, ang nasabing waiter, ay talagang masasabi nilang kaibigan nila sapagkat kaibigan nila ang may-ari ng restaurant na lagi nilang inukuha kapag may mga mahalagang okasyon. At itong si Alex Crisostomo ang palaging nagsiserve sa kanila kapag mayroon mga ganitong okasyon. Para sa akin, sa ganitong sitwasyon, maaaring masabi natin na close friend na nga nila itong si Alex. At hindi naman natin may pagkakaila na medyo may pagkakikay itong si Alex Gonzaga. Sa pangyayaring ito, bagamat ganun ang kanyang ugali, syempre, hindi naman lahat ng pagkakataon ay posibleng tama. Ang hindi lang natin nagugustuhan sa ganitong klaseng reaksyon, kasi sa pagkakataong ito, tila ang mga nakaraan ay nauungkat. Akalain mo, ang kanyang mga kapwa celebrity ay nagbigay ng mga negatibong impression. At ang hindi ko maintindihan ay nagkaroon ng tila pinalaki ang isyong ito. Bakit kamo? May natuklasan ako. Nakakaiba. Akalain mong yung video ni Dina Bonibi, isang blind item 4 years ago, ay naikabit pa sa ganitong sitwasyon. May mga nakita akong mga vlog na kung saan makikitang nagsasalita si Dina Bonibi at nakakabit ang picture ni Alex Gonzaga. Bagamat hindi man direktang pinangalanan si Alex Gonzaga sa pagkakataong yun. At ang pangyayari yun ay 4 na taon na ang nakaraan. Sadyang ganito talaga ang buhay. Minsan, inaantabayanan ang pagkakamali ng isang tao at syempre kung may pagkakataon, gumawa, ika nga, ng mga video na maaaring makapag-ingay sa social media. Para sa akin, dapat maging responsabling vlogger naman tayo. Para sa akin, dapat kung ano ang issue ay nakatuon lang tayo. Pero dito, pwede rin nating sabihin biktima pareho si Alex Crisostomo at si Alex Gonzaga. Si Alex Crisostomo ay nabiktima din sa ginawang aksyon ni Alex Gonzaga. At ang aksyon na yan ay pwede nating masabing sa pagkakataong ito ay biktima din si Alex Gonzaga. Dahil kumalat na nga po ito sa social media at iba't ibang interpretasyon hanggang sa inungkat ang mga iba't ibang mga nagdaang mga video at ikinonikta sa pangyayaring ito. Una sa lahat, sabi ko nga, anong aral ang mapupulot natin dito? Una,
patungkol kay Alex Gonzaga, dapat sa pagkakataong ito, alam na niya ang nangyayari. Sa ginawang aksyon niya, ang haba ng naging resultang kumbagang pangyayari na naganap, na nabas siya, na isali ang kanyang pamilya at naglabas na nga ng statement maging ang kanyang asawa. Simpleng pagpahid ng icing lang sa hindi inasahang pangyayari, biro lang para sa kanya, pero talagang kumalat sa social media. Tunay nga ang kasabihan, ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Sa nag-upload the video, pwede rin masabi natin na sa pagkakataong ito, dapat pinag-iisipan natin ang ating mga i-upload na video. Ano nga ba ang epekto nito sa bismong may-ari ng video? Magkakaroon ba ito ng negatibo o positibong impression? Magkakataong ito, sabi pa nga, magsisi at umiyak man si Danny Barreto, pero wala na pong magagawa sapagkat nangyari na ang naganap. Sa mga basher naman ni Alex Gonzaga, marahil tama ang sinasabi ninyo, may pagkakamali nga doon. Pero sapat nga bang kundinahin natin up to the line na hindi natin tanggapin ang ganyang paghingi ng sorry? Nang pahayag na ng paghingi ng sorry si Alex Gonzaga at pinuntahan mismo ang wita. Pero pinagdudahan pa rin ang ganitong kakayahan. Ngunit sa kabuuan pong ito, maaring masabi ko kung anong mga aral na idulot nito kay Alex Gonzaga, sana ay maging baon niya ng isang pagbabago. Pagbabago ng kanyang estratehiya sa kanyang mga kilos at galaw sa kanyang pagbablog. Malimitahan ang kanyang pagkakikay at siyempre mabigyan niya ng pagkakataon na minsan hindi maganda ang pagbibiro. Biro nga lang sa kanya, pero ang resulta sa mata ng tao ay nagbibigay ng negatibong impression. Alam na alam ko na sa mga nangyaring ito ay mayroon itong mahalagang factor para kay Alex Gonzaga. Pero ang tanong, hindi nga ba natin siya dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon? Or para sa akin, itago na lang niya ang pangyayaring ito at sabihin natin na isang proseso ito para sa isang malaking pagbabago, lilipas din naman ito pagdating ng panahon. Tandaan, hindi naman nananatili ang isyo ng buong buhay. Darating na mga araw, unti-unti itong makakalimutan at kung gusto niyang bumawi, gumawa siya ng mga vlog na nakaka-inspired, alam ko, ang mga taong bumitaw sa kanya ay muling magbabalik yan kapag nakitang totoo at tunay nga ang kanyang pagsisisi at nagkaroon siya ng pagbabago sa estratehiya ng kanyang pagbablog. Mga kaibigan, kung kayo ang kakatatanungin, ano po ang inyong opinion sa bagay nito? Ano po ang mga aral na napulot natin dito sa pangyayari ng pahid icing issue ni Alex Gonzaga? Kung mayroon po kayong masasabi, pakishare naman po. At syempre, kabahagi kayo ng ating pong video. Shoutout nga pala sa ating mga kaibigan na sa patuloy na tumutulong at sumusuporta sa ating channel na dyan pong Friends Life Matters USA. Syempre, ang ating pong team Ayo The Revive, ang ating pong Team Bornebol, ang ating pong Team Budol, at ang ating pong Team Unity. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid. At sana po sa mga bagong kakilala pa rin at dumaan sa ating channel, kung bago ka lang, ay pindutin mo ng subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating video. Ako po muli si Taong Gala. Hanggang sa muli, paalam sandali.